Hataw Balita Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong kaloob sa atin. Oras, alas 4:41 na po ng umaga. Good morning, Kuya, at magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, ika-16 sa buwan ng Mayo taong 2022. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maghahatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Aumento sa sahod sa ibang rehiyon, inaasahan ng Labor Department matapos ang pag-aproba sa dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila at Western Visayas. Hataw Balita! Honoraria at iba pang allowances ng mga guro na nagsilbi noong eleksyon, sisikaping maibigay ng Department of Education bago o sa May 24. Hataw Balita! Proklamasyon ng 12 nanalong senador sa Miyerkules na. Mga nanalong party list ipoproklama sa Webes. Hataw Balita! COVID-19 Alert Level 1 mananatili sa National Capital Region hanggang May 31, 2022. Hataw Balita! At mahigit 1 bilyong piso na pondo para sa COVID-19 compensation ng health workers inilabas ng Department of Budget and Management. Hataw Balita! Una sa ating mga humahataw na balita, posibleng magpatupad na rin ang dagdag sahod ang ibang rehiyon sa bansa kasunod ng aumento sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila at Western Visayas. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, inaasahan na niyang maglalabas din ang wage order sa mga susunod na araw o linggo ang iba pang regional wage boards bilang tugon sa panawagang wage increase. Noong Biyernes, inaprubahan ng wage board sa National Capital Region ang 33 pesos na dagdag sahod para sa bagong 570 pesos na minimum wage sa Metro Manila. Sa Western Visayas naman, 55 hanggang 110 pesos ang itinaas sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Hataw Balita! Tiniyak ng Department of Education na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Commission on Elections para agad na maibigay sa mga guro ang poll honoraria at iba pang allowances. Pangako ni Education Secretary Leonor Briones, sisikapin nilang ma-release ang sweldo ng mga guro na nagsilbing miyembro ng Electoral Board bago o sa May 24 ngayong taon. Kikilalanin din bilang isang service credit ang 5 araw na paninilbihan ng mga guro hanggang sa matapos ang botohan. Iminumungkahi rin ng DepEd Election Task Force sa COMELEC ang karagdagang 3,000 pisong sahod sa buong board. Ito'y kasunod ng extended hours ng botohan dahil sa aberya sa ilang vote counting machines at SD card sa araw ng halalan. Maasa ang DepEd na maibibigay ng COMELEC sa itinakdang panahon ang compensation, honoraria at iba pang allowances ng mga guro at school staff sa itinakdang panahon ng nasabing komisyon. Hataw Balita! Natanggap na ng COMELEC ang sulat ng Department of Education para sa hiling na dagdag honoraria ng mga guro. Partikular na rito ang mga gurong nakatalaga sa 915 na vote counting machines na nagkaroon ng delay dahil sa depektibo at kailangang palitan noong araw ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, una nang naghain ng 1 panukala si Commissioner Erwin Garcia sa Commission and Bank para mabigyan ng karagdagang honoraria ang mga apektadong guro. Pero paliwanag ng COMELEC, depende sa available na pondo kung magkano ang maibibigay. Further letter, yes, it is a 3,000 peso additional honoraria. But then again po, the amount will be subject to the availability of funds and of course, in accordance with accounting and auditing rules. May sinusunod po kasi kaming rules when it comes to that. Noong 2019 elections ay nagbigay ng dagdag honorarium ang COMELEC sa mga guro na nag-overtime bilang Board of Election Inspectors. Hataw Balita!
Mahigit 1,000 reklamo kontra boat buying ang natanggap ng COMELEC Task Force kontra Bigaya. 930 rito ay natanggap sa pamamagitan ng kontra Bigaya Facebook page at 164 naman ay mula sa kanilang email. Ayon kay COMELEC Commissioner Amy Ferolino, 49 sa mga reklamo ang may kalakip na ebidensya. We have verified more than 100 na pwede mag-file na may meron namang supporting evidence. Pero yung walang supporting evidence, yung parang text lang, na reklamo lang, we cannot act on just mere complaints. As we have said, nanawagan kami sa mga tao na kung magreklamo tayo, kailangan may kalakip na ebidensya at meron ding magtitestify. Wala pang binanggit ang task force kung may mga national candidates o kilalang kandidato na kasama sa mga inirereklamo. Patuloy namang nananawagan ng komisyon na i-report ang anumang insidente ng boat buying, ngunit tiyak hindi na may ebidensya at nakahanda ang sino man na maghahain ng reklamo. Hataw Balita! Samantala, nais ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na gawing online ang pagboto ng mga Pilipino na nasa ibang bansa sa mga susunod na halalan. Ito'y para hindi na sila aalis sa trabaho para lamang makaboto. Isusulong din ni Commissioner Garcia ang early voting para sa mga may kapansanan at senior citizens. Nais niyang itulad sila sa mga kawani ng media, pulis at sundalo na mas maaga ng 1 linggo kung bumoto. Ito'y para hindi na sila sasabay sa mahabang pila sa mga presinto na karaniwan na kapag araw ng botohan. Hataw Balita! Sa Miyerkules pa, posibleng maiproklama ng COMELEC ang 12 nanalong senador sa 2022 national elections. Ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, ngayong araw darating ang Certificate of Canvass mula sa Hong Kong, kaya nausog ang proklamasyon na itinakda bukas. Sa Webes naman ng hapon, ipoproklama ang mga party list group na may sigurado ng pwesto sa Kamara. Una nang sinabi ng COMELEC na posibleng makaapekto pa sa ranking ang boto mula sa ibang bansa, lalo na sa mga party list na hindi nagkakalayo ang bilang ng mga nakuhang boto. Hataw Balita! Mananatili sa Alert Level 1 ang Metro Manila hanggang May 31, 2022. Ayon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, nasa 987 o 60% ng total component cities and municipalities sa bansa ang nasa Alert Level 1. Sa Alert Level 1, pinahihintulutan ang lahat ng establisimiento na makapag-operate, magtrabaho ang mga tao at maisagawa ang mga aktibidad sa full on-site o venue capacity. Dapat pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng mask. Hataw Balita! Naglabas na ang Department of Budget and Management ng mahigit 1 bilyong pisong pondo para sa kompensasyon ng mga healthcare worker na tinamaan ng COVID-19 habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa gitna ng pandemya. Ayon sa DBM, ang mga healthcare worker at non-healthcare worker na nagkaroon ng mild o moderate COVID-19 infection ay makatatanggap ng kompensasyon na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. 100,000 pesos naman para sa mga nakaranas ng matindi o critical case ng COVID-19. Sa mga healthcare worker at non-healthcare worker na binawian naman ang buhay dahil sa coronavirus disease, mayroong 1 million pesos na matatanggap ang kanilang naulilang pamilya. Nakabatay sa kriteriya ng Health Department ang pagtukoy sa COVID-19 classification ng eligible healthcare workers at non-healthcare workers. Hataw Balita! Taliwas sa inaasahang pagdami ng mga kaso ng hawaan ng COVID-19 pagkatapos ng campaign period at eleksyon sa bansa, mas bumaba pa ang bilang ng mga active cases sa Region 4A. Kabilang ang Calabarzon sa mga vote-rich region sa bansa na mayroong mahigit 9 milyong botante. Kahapon, mayroon na lamang 98 na COVID-19 active cases sa Region 4A, 42 ay sa Cavite, 23 sa Batangas, 17 sa Rizal, 14 sa Laguna at 2 sa lalawigan ng Quezon. Nakapagtala rin ang Department of Health 4A ng 50 new recoveries habang 2 ang naiulat na nasawi. Patuloy ang panawagan ng DOH sa publiko na ugaliin pa rin sumunod sa health and safety protocols. Hataw Balita!
Muling nananawagan ng Davao City COVID-19 Task Force sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak ngayong aprobado na ng IATF ang face-to-face klase sa lahat ng paaralan. Si Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita! Ngayong aprobado na ng Interagency Task Force ang pagbabalik ng face-to-face klase sa lahat ng mga paaralan sa bansa, muling nanawagan ng Davao City COVID-19 Task Force sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak kontra COVID-19. Ayon sa ahensya, mahalagang mapabakunahan lalo na ang mga kabataan edad 5 hanggang 11. Bagaman hindi requirement ang bakuna sa isang mag-aaral, subalit hinimok pa rin ang mga paaralan sa pagsasagawa ng vaccination program. Aniya, hindi pa gaanong responsable ang kabataan sa pagsunod sa mga guidelines at minimum public health standards, kaya mahalagang may dagdag silang proteksyon. If I am the parent, sir, no, pabakuna gid ako kung anak, sir, now that we are entertaining the idea of face-to-face, kaya huwag ito mabihayin gid sa proteksyon imong anak kung walay bakuna. Samantala, sang-ayon naman ang ilang mga magulang sa lungsod na pabakunahan ang kanilang mga anak. Uyon ko na pabakunahan ang akong anak karong moabutay na face-to-face classes, kay alang-alang nga pud na sa ilang protection na maskin makahalubilo sila mga lain tao, mga bata, mga classmate nila, eh protektado sila o na sila depensa sa mga sakit. Para sa ako, pabor ko nga ako ang anak pabakunahan sa maabot na face-to-face classes tungod ugalan sa iyang kaayuhan na para maproteksyonan siya laban sa COVID. Umaasa ang lokal na pamahalaan sa kooperasyon ng mga magulang para makaiwas sa COVID-19 ang kanilang mga anak. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita! Oy, positibo sa African Swine Fever ang 5 lungsod at 32 bayan sa Caraga batay sa ASF zoning status ng Department of Agriculture sa rehiyon. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita! Nababahala ang Department of Agriculture dahil may naitala na namang kaso ng ASF o African Swine Fever sa rehiyon ng Caraga. Nitong nakaraang linggo ay nagpositibo sa ASF ang blood sample mula sa barangay Parang Kantilan, Surigao del Sur. Ayon sa DA Caraga, as of May 4, 2022, ay umabot na sa 37 ang lugar sa Caraga na nagpositibo sa ASF, kasama na dito ang 5 lungsod sa rehiyon. Sa Agusan del Norte, positibo ang Butuan City at Cabadbaran City sa virus, pati ng 7 bayan sa probinsya. Ganon din ang buong probinsya ng Agusan del Sur ay positibo rin sa nasabing virus. Sa Surigao del Norte, negatibo sa virus ang lungsod ng Surigao, subalit positibo naman ang 6 na bayan dito. Ang probinsya naman ng Surigao del Sur ay may 8 lugar na positibo, kasama dito ang lungsod ng Tandag at lungsod ng Bislig. Habang ang buong probinsya naman ng Dinagat Island ay nananatiling free zone o walang kaso ng ASF. Ang African Swine Fever ay isang uri ng sakit na tumatama sa mga baboy, kung saan nilalagnat, nanghihina at nakakaroon ng pasa ang mga baboy. Matindi ang virus na ito sa mga baboy na nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon sa DA, hindi naman umano nakakahawa sa tao ang ASF, subalit hindi pa rin ito inirekomendang kainin ng mga tao. Nilinaw rin ng DA na wala pang bakuna o gamot sa ASF, kaya naman para maiwasan ang pagkalat ng virus, bukod sa pag-quarantine, ay pinapatay ang mga baboy na positibo dito at inililibing sa lupa. Samantala, paalala sa mga hog raisers sa rehiyon na i-monitor palagi ang kanilang mga alagang baboy. Agad na i-isolate ang mga baboy na magkakaroon ng mga sintomas at ipagbigay alam agad ito sa Municipal o Provincial Veterinarian. The solution to all of this, ASF man, bird flu man, o kahit anong sakit, is always biosecurity. And just like sa COVID, ano yung solution natin dyan? Social distancing, proper hygiene. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Butuan City, MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita! Lalo pang hinigpitan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang pagpasok sa lungsod ng mga buhay na baboy at pork products mula sa mga lugar na may naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita!
Mas maghihigpit pa ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pagpapapasok ng mga buhay na baboy, pork products at byproducts sa pamamagitan ng pagdaragdag ng checkpoint sa lungsod. Papayagan lamang na makapagpasok ng naturang produkto sa syudad kung mayroong veterinary health certificates. Sakop nito ang barangay Tagasilay na magmomonitor sa bawat papasok mula Vitali District at sa barangay Licomo na boundary ng lungsod sa East Coast. Ito ay matapos magpositibo sa African Swine Fever ang tatlong blood samples mula sa barangay Manguso na sinuri sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ngunit hinihintay pa ang resulta ng confirmatory test nito na isinagawa sa General Santos City dahil sa kakulangan ng gamit sa Ipil Laboratory. Una nang nakapagtala ng kaso ng ASF sa RT Lim, Titay, Buog, Alicia at ilang barangay sa Ipil. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, Kuma Hataw. Hataw Balita. Mabot na sa 10 bayan at 3 syudad sa Bicol Region ang idineklarang African Swine Fever free na as of May 4, 2022. Ito ay mga bayan ng Bulan at Santa Magdalena sa Sorsogon, Canaman at Iriga City naman sa Camarines Sur, sa Albay naman ASF free na rin ang Daraga, Malilipot, Malinaw, Pio Duran, Pulanggi, Bacacay, Ligao City at Tabaco City. Ang bayan ng Santa Elena naman sa Camarines Norte, batay sa National ASF Zoning at Movement Plan, ang mga bayan at syudad na ito na dating nasa red zone ay nasa pink zone na at pinapayagan na muling makapag-alaga ng baboy ang mga hog raiser sa lugar. Hataw Balita. Hindi lang pang Metro Manila ang problema sa kakulangan ng supply ng tubig. Sa Iloilo, makakaranas ng 12 oras na water service interruption ang nasa 20,000 residente simula ngayong araw. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita. Simula ngayong araw, magpapatupad na ng rotational water supply interruption ang water distributor sa Iloilo dahil sa kakulangan sa supply ng tubig. 20,000 consumers ng Metro Pacific Iloilo Water o MPIW mula sa mga bayan ng Leganes, Pavia, Santa Barbara at Iloilo City ang makakaranas ng mahina hanggang sa walang supply ng tubig. MPIW will implement 12-hour interval rotational water supply interruption from 3 o'clock in the morning until 3 o'clock in the afternoon in affected areas and will deploy static tanks to strategic areas. Ayon sa MPIW, 12 oras na mawawala ng supply ng tubig ang mga residente sa mga nabanggit na lugar ngunit hindi ito sabay-sabay. Sa mga consumers na nasa Haro South, La Paz, Lapu'z, Manduriaw, City Proper, Molo Arevalo ay mawawala ng tubig mula 3 a.m. hanggang 3 p.m. at muling babalik pagpatak ng alas 5 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw. Ang mga nasa Pavia, Leganes, Haro North ay mawawala ng supply mula alas 3 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw at ang supply window ay alas 5 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Magde-deploy ng mga water tanker para sa water rationing sa mga matataong lugar, ospital at mga government offices ang MPIW. Para sa mga may katanungan, maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page na Metro Pacific Iloilo Water o di kaya ay mag-text sa MPIW space on space account number space account name at isend sa 0919-160-1798. Pinapayuhan ng maaapektuhang consumer na magtipid ng tubig at mag-ipon sa mga window hours o habang may tumatagas pa sa kanilang gripo. Bumaba ang bulk water supply ng water distributor sa Iloilo dahil sa hindi pagre-renew sa kontrata ng kanilang 2 water supplier. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lelaine Moreno, humahataw. Abangan sa pagbabalik na Hataw Balita Pilipinas. Hataw Balita. Senator Cynthia Villar at Loren Legarda
matunog na mapipili bilang susunod na Senate President. Sumusuporta naman kay Representative Martin Romualdez bilang susunod na House Speaker. Dumarami. Hataw Balita. Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio sinagot ang mga kumukwestiyon sa pagkakatalaga sa kanya bilang susunod na Education Secretary. Hataw Balita. At Vice President Lenny Robredo nagtungo ng Amerika para dumalo sa graduation ng anak na si Jillian. Hataw Balita. Huwag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. Hoy, 2 minuto makalipas po ang 5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinalulutang na ang mga pangalan ni na Senator Cynthia Villar at Presumptive Senator Loren Legarda bilang susunod na Senate President sa ilalim ng 19th Congress. Ayon kay Senate President Pro Temporate Ralph Recto, isa ang nagbabalik sa Senado na si Legarda sa mga pwedeng mamuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pang-apat na termino na ni Legarda bilang senadora at itinuturing na pinaka-senior sa magiging bagong komposisyon ng Senado. Si Villar naman ay kilalang taga-suporta ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dati ring miyembro si Marcos Jr. ng Nationalista Party na pinangungunahan ni Villar. Hataw Balita. Nagpahayag na rin na suporta si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para sa speakership ni House Majority Leader Martin Romualdez. Sa kanyang inilabas na pahayag, inendorso ni Arroyo si Romualdez bilang susunod na House Speaker sa papasok na 19th Congress. Naging Speaker of the House si Arroyo noong 17th Congress. Ngayon ay papasok muli siya sa Kamara matapos ma-re-elect bilang 2nd District Representative ng Pampanga. Kabilang din sa mga sumusuporta sa pinsan ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. ang Nationalist People Coalition o NPC, noong Sabado sa isang pagtitipon, nagpahayag na rin ang suporta ang Partylist Coalition Foundation kay Romualdez. Ay, unang-unang nag-aagala po ko isang malaking karangalan na nagbibigay ng suporta ang Partylist Coalition Group dito. Naging guest sa pagpupulong ang ilang papasok na baguhang congressman tulad ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, anak ng presumptive president. Nakipagkamay pa siya kay former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na guest sa naturang pagtitipon. Ayon kay Romualdez, isusulong niya sa susunod na kongreso ang legislative agenda ng Administrasyong Marcos ukol sa pang-ekonomiya at sa pandemya. Nangako rin si Romualdez na pantay-pantay ng trato at makikinig sa mga kapwa mambabatas. We are actually going to continue with all of the amelioration programs that have been started in aid of the pandemic response. We will continue with all the economic measures to help reinvigorate our economy. There will be also new legislation but we have to consult with the new administration. Hataw Balita. Naniniwala si Vice President-elect Sara Duterte Carpio na sapat ang kanyang kaalaman at karanasan sa executive position para pamunuan ang kagawaran ng edukasyon bilang kalihim. Si Cyrix Remanes, humahataw. Hataw Balita. Hindi kailangan maging expert o may background sa education para maging isang secretary ng Department of Education. Yan ang sagot ni Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio sa mga kumikwestiyon sa kanyang kredibilidad na maging kalihim ng DepEd. Dagdag pa ni Inday Sara, may sapat siyang kaalaman at karanasan para pamunuan ang kagawaran ng edukasyon. Well, that's not a requirement. Hindi po requirement ang pagiging education expert sa Secretary of Department of Education. May enough knowledge ako sa executive position and how to direct people to do their jobs. May nakanda na rin anya silang plano para sa DepEd. Makikipagpulong din siya kay DepEd Secretary Leonor Briones para sa mas maayos na transisyon at upang maipagpatuloy ang naging plano ng patapos ng Duterte administration para sa edukasyon.
kasama rin sa plano ng presumptive vice president na ibalik na ang full implementation ng face-to-face classes sa bansa para sa mas maayos na pagkatuto ng mga mag-aral kapag siya'y naupo na bilang DepEd Secretary. Samantala, nagpasalamat naman si Inday Sara sa mga waray noon kung saan panalo ang BBM sa Retanden. Nitong Sabado, muling bumalik si Inday Sara sa San Isidro, Northern Samar upang personal na magpasalamat para sa kanyang mga taga-suporta doon. Nagpapasalamat tayo sa ating mga kaibigan dito sa Eastern Visayas, particularly nandito tayo sa Northern Samar, sa kanilang pagsuporta sa aking kandidatura at pagbigay ng tiwala. And I'd like to thank all our mga kababayan for the big mandate na ibinigay nila sa akin, which translates to big pressure para sa akin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Tacloban City, Cyrex Rimanes, Humahataw. Hataw Balita. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtatapos ng Bagsik Diwa Class ng Philippine Military Academy kahapon. Ayon sa Pangulo, nakasalalay sa mga bagong graduate na kadete at sa kanilang henerasyon ang kaligtasan ng bansa laban sa katiwalian at iba pang mga sakit ng lipunan. Si Marvin Calas, Humahataw. Hataw Balita. Hinamo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong graduate na kadete ng Philippine Military Academy na ituloy at tapusin ang laban sa ilegal na droga at katiwalian. Sa kanyang talumpati, inamin ng Pangulo na nananatili pa rin ang mga sakit ng lipunan gaya ng ilegal na droga at katiwalian sa kabila ng 6 na taong pagsisikap ng kanyang administrasyon na ito ay wakasan. Nabawasan lamang anya ito at ipinauubay na niya sa susunod na henerasyon na ito ay itama. Corruption, red tape, and illegal drugs, and crime and criminalities are the wrongs that we need to correct. I guess it is in the hands of the next generation of Filipino leaders and movers where our salvation rests. You, the Bagsik Diwa Class of 2022, belong to that generation. Hinamon nito ang mga nagtapos na kadete na magsilbing halimbawa sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa sang-ayon sa kanilang sinumpaang tungkulin. Para sa Pangulo, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa mabilis na pagbabago sa kasalukuyang panahon, partikular na sa pag-uugali, karangalan at core values na pinanghahawakan ng isang individual. The eyes of the Filipino people are upon you. Always remain true to your own. Ipinaalala naman ni PMA Class Bagsik Diwa 2022 Valedictorian Chrislyn Ivany Quimado ang pagtanaw ng utang na loob sa pamahalaan at sa bansa. Ipinaabot din ito ang pasasalamat sa akademya, sa pamilya at sa mga kaibigan na naging inspirasyon at humubog sa kanila upang maging tapat at epektibong leader ng bansa. May each and every one of us never get tired of working on our own small ways for the betterment of our people and our country. 214 na kadete ang nagtapos kahapon sa PMA kung saan 19 dito ang mga taga Cordillera. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula Baguio City, Marvin Calas, Humahataw. Hataw Balita. Matapos ang ilang buwang kampanya, pahinga muna si Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo para makasama ang kanyang pamilya. Nitong weekend, bumiyahe papuntang New York si Robredo para dumalo sa graduation ng bunsong anak na si Jillian. Kasama rin niya sina Aika at Tricia. Ayon kay Robredo, ito ang unang pagkakataon na makakapagbakasyon silang pamilya nang walang inaalalang trabaho mula nang pumanaw ang kanyang asawa na si dating DILG Secretary Jessie Robredo noong 2012. Samantala, tiniyak ni Robredo na kanyang pinaghahandaan ang paglulunsad ng Angat Buhay NGO. Pinaghahandaan na rin ng OBP ang opisyal na turnover para sa susunod na vice-presidente. Muli namang nagpasalamat si VP Robredo sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Hataw Balita!
Nagpahayag ng pasasalamat si former MMDA Chairman Benhur Abalos kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtitiwala na pamunuan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Sinabi ni Abalos na magiging pinakamahalagang gampanin ng kagawaran ang pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan, gayon din ang pagbubuklod ng mga local government units sa bansa. Ito'y bilang tugon sa mariing panawagan ng pagkakaisa ng kampo ni Marcos. Samantala, sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na kumpiyansa sila na makakapagbigay si Abalos ng mabuting direksyon at pamumuno sa kagawaran at sa mga local government unit. Paliwanag ni Secretary Año, nakita nila ang kakayahan ng dating Metro Manila Council Chairman sa pangangasiwa sa COVID-19 pandemic response na nagresulta sa pagbaba ng bilang ng mga kaso ng sakit maging ang matagumpay na vaccination rollout sa National Capital Region. Hataw Balita! Pinangunahan ng mga kabataan ang anti-illegal campaign program. Layo nito na maiiwas sa mga kabataan maging ang mga residente sa barangay sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Si Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita! Bahagi ng malawakang anti-illegal drugs campaign ay ang Bola Kontra Droga sa Barangay Dulumbayan, Teresa. Ayon kay SK John Jensen, isa sa mga requirements upang makapaglaro ang isang kabataan sa liga ay kinakailangan na dumaan sa drug test. Isa lang po sa mga qualifications or requirements ang drug test po. Hindi naman po pinipilit ang bawat isang kabataan na magpa-drug test. Ngunit kung hindi po sila magpa-drug test ay hindi sila makakalaro sa aming liga. Pinangunahan ng mga kabataan ang Sports Development and Anti-Drug Abuse Campaign upang matukoy ang mga kabataan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya po kami nagkaroon ng programa na Sports Development and Anti-Drug Abuse Campaign is para po ma-rehabilitate, ma-counseling po yung mga kabataan na magpa-positive sa droga po. Kaugnay nito, nakiisa din ang ilang mga katandaan sa aktibidad na ito. Target ng barangay ang 400 na mga kabataan na makikilahok upang dumaan sa drug test hanggang sa matapos ang liga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita! Huli sa pinagsanib na pwersa ng Army's 10th Infantry Division at police officers ang isang squad leader ng NPA na si Cayetano Santos Jr. alias Juning. Nahuli si alias Juning noong Mayo at 12 sa barangay Simulao, Boston, Davao Oriental. Nakuha sa kanyang carbine rifle, M1 Garand rifle, USAS 12 shotgun, RPG 2 grenade launcher, KG-9 submachine gun, M16 rifle, isang anti-personnel mine. Pero ayon kay Major General Nolasco Mempin, commander ng 10th Infantry Division, taong 2018 pa nang umalis si Santos sa armed group, ngunit hindi ito sumuko sa mga otoridad. Panawagan ni Major General Mempin sa mga miyembro ng NPA na naglaylo at hindi pa sumusuko na hindi ito maaaring magtago habang buhay. Habang may pagkakataon ay sumuko na at huwag hintayin na mahuli pa ng pamahalaan. Hataw Balita! Isang bagong pagkakakitaan ang ipinagkaloob ng pamahalaan para sa mga residenteng inilikas dahil sa sagupaan sa pagitan ng militar at Abu Sayyaf group sa Sulu matapos silang makabalik sa kanilang mga tahanan. Si Bal Villaflor, humahataw. Hataw Balita! Maituturing ng mapayapang lugar ang bayan ng Patikul, Sulu, na dating war zone kung saan madalas ang sagupaan ng militar at ng teroristang Abu Sayyaf group sa nakalipas na 2 dekada. Ito'y matapos na makabalik sa kani-kanilang tahanan ang libo-libong pamilya mula sa 11 barangay ng Patikul. Magkatuwang sa Balik Barangay Program, ang pamahalang panlalawigan, militar, at local task force to end local armed conflict bilang bahagi ng the whole of the nation approach. Sa ilalim ng programa, pinagkalooban ang mga residente ng cash assistance, relief goods at medical assistance. Nilagyan na rin ang mga komunidad ng klinika, water system, covered court, barangay hall, street lights, learning center at kilometrong kalsada. Samantala,
higit 100 pamilya naman ng Barangay Bakong ang makapagsisimula na ng hanap buhay sa pamamagitan ng egg-laying facilities na kaloob ng pamahalaan. Nasa 200,000 piso kada buwan ang inaasahang kita ng mga residente sa poultry farming. Tiniyak naman ng Joint Task Force Sulu na ligtas na sa lugar matapos makapagtayo ng military detachment doon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga, Sibugay, Val Villaflor, humahataw. Hataw Balita! Binalot ng dikya o jellyfish ang kahabaan ng White Beach sa Boracay Island noong weekend. Inaalam na ng mga otoridad kung bakit biglang dumami ang mga dikya at kung nakamamatay ang mga ito kapag dumikit sa balat ng tao. Si Lalaine Moreno, humahatawa. Hataw Balita! Halos mapuno na ng maliliit na dikya ang kahabaan ng White Beach sa Boracay Island nitong Sabado. Ang mababaw na bahagi ng tubig malapit sa dalampasigan ay bagyang nagkulay itim dahil sa dami ng mga ito. Sa larawan ni Mark Calvien Sierra, kita na palutang-lutang ang mga jellyfish sa tubig. Bilang pag-iingat, naglagay ng pulang flag ang mga otoridad upang paalalahanan ang mga turista na huwag nang lumapit sa tubig para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, karaniwang may mga dikya sa probinsya mula buwan ng Mayo hanggang Setyembre o panahon ng tag-araw. Kumuha na ng sample ang mga otoridad upang masuri kung nakamamatay ito kapag dumikit sa tao. May ilang uri ng dikya gaya ng box jellyfish na maaaring ikamatay kapag dumikit sa balat ng tao dahil sa bagsik ng lason na nasa galamay nito. Kapag hindi naagapan, maaaring mamatay ang isang biktima sa loob ng 15 minuto. Ayon sa BFAR, ilan sa mga dapat gawin kapag nadikitan ng dikya, buhusan ng suka ang naapektuhang bahagi ng katawan. Huwag diinan o lalagyan ng pressure para maiwasang sumiksik sa katawan ang lason. Itakbo agad sa pinakamalapit na ospital o health facility ang pasyente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita! Binuksan na sa mga turista ang tourist destination sa probinsya ng Batanes na matagal ding isinara dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Si Dan Hersalia, humahataw. Hataw Balita! Simula kahapon, bukod sa mga returning residents at APOR o authorized person outside residence, pinahintulutan na rin ang mga turista na pumasok sa Batanes. Bagaman limitado lang sa 50 turista ang papayagang bumiyahe kada linggo sa trial period na nagsimula kahapon na tatagal hanggang June 30, dapat fully vaccinated ang mga turista. Dapat ding magpabook sa mga DOT accredited tour operators, PGB tour guide at DOT accredited accommodations ang mga papasyal sa isla. Bago tuluyang makapasok sa lalawigan, dadaan muna sa health screening at kailangan ipresenta ang kanilang Certificate of Acceptance at Fully Accomplished Health Declaration Assessment Waiver na kanilang sasagutan sa pamamagitan ng online Google Form. Ang mga turista na makikitaan ng sintomas ng COVID-19 ay sasailalim naman sa libreng COVID-19 test at kung ito ay magpositibo ay i-isolate sa libreng mga designated government isolation facility. Patuloy pa rin hinihikayat ang lahat sa pagsunod sa minimum health protocols kagaya ng pagsusuot ng face mask at paghuhugas ng kamay. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa Provincial Tourism of Batanes sa kanilang numero na 0928-230-5933 o magpadala ng inyong mensahe sa kanilang email account na batanesacceptance@gmail.com. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dan Hersalia, humahataw. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura at iba pang makikita. Patikim probinsya. Sa mga takam ng kumain ng matatamis at masasarap na mangga, halina at bumisita sa probinsya ng Guimaras. Sa halagang 100 pesos, mayroon ka ng Eat All You Can na manggang Guimaras. Si Cyrix Remanes may patikim.
diniwang sa probinsya ng Guimaras ngayong buwan ng Mayo ang kanilang ipinagmamalaking Manggahan Festival, kung saan sagot na nila ang iyong eat all you can na mangga. Fresh from the tree daw yan, ha? Sa halagang 100 pesos, 1 tusawa ka na sa mangga, yun nga lang kailangan mo itong ubusin sa loob ng 30 minuto. Oh, kaya mo ba to? 10 tunilad ang bunga ng mga nagbibilawan at nagsisilakihang mga mangga ang inihanda ng lokal na pamahalaan, kaya huwag mag-alalang ikay mauubusan. Kung nabitin ka sa Eat All You Can, abay pwedeng mag-take home dahil nasa 20 tunilada naman ng mangga ang inihanda nila para sa mga mamimili at mga turista. Ang Eat All You Can schedule ay nakatakda na lang sa May 18, 20 hanggang 22. Sa mga bibisita, kailangan lang mag-fill up ng health declaration form para makukuha ng tiket papasok sa isla. Pagdating sa trade fair area, magsumiti lang ng health declaration, magpa-body temperature check at pwede mo nang ma-enjoy ang matatamis na mangga. Ang Guimaras Mango ang isa sa pinakamasarap at world-class na mangga na talaga namang ipinagmamalaki ng probinsya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa Eric Simanes, Humahataw! Ayan, atin niya, masarap daw yan, yung manggang Guimaras. Ayan, nakatikim ka na ba niyan? Ako hindi pa. Marami dito sa amin, Indian Mango. Ayan, oy, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga viewers ngayong umaga at nais ko lang batiin ang aking nanay, si Nanay Emma La Pastora, na nanonood dyan sa San Cristobal, Laguna. Hindi daw siya nabati nung nakarang Biyernes. Kaya solo na binabati natin siya ngayong umaga. At atin niya, tayo ay nag-aanyaya sa ating mga kababayan. Mamayang alas 7 po ng gabi, simula na po ang mass indoctrination ng MCGI. Mapapanood niyo po yan sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balita ang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Mateo Kapitulo 6, talatang 15. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-16 sa buwan ng Mayo 2022. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Liberdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radyo Liberdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan at lagi po sana nating tandaan sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Ingatan nawa tayo ng Panginoon at salamat sa Diyos.